maraming nagbabackslide sapagkat akala nila iniwan na sila ng Diyos. Ang buong pamilya mo ay hindi dumadalo magpatuloy at dumalo. Ang buong pamilya mo, lahat yan ay maniligtas. Sapagkat ipinakita mo sa kanila, iwanan man ninyo ako, hindi man ninyo ako kasama. Ang Diyos, hindi ako iniiwan at kasama ko ang Diyos. Amen. Amen. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, anumang saan karamdaman ang darating sa iyo, hindi kanyan matatalo sapagkat kasama mo ang Diyos. At dahil dito, ang kagalakan mo ay hindi mawawala. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Next. The Lord will help us in time of trials. Amen. Number one, letter A yun. Letter B? Nakakita ka na ba ng ano, ng ginto? Sino nakakita ng ginto? Para mapatunayang puro yan, saan pinapadaan yan? Sa apoy. Ang mga problema ng buhay ay mga apoy na ating dinadaanan. Sa mga problema ng buhay na yan na ating dinadaanan, iyan ay will just prove na ang ating pananampalataya is genuine. Amen? Basahin natin. 1 Peter 1:7. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sino'y nakakain na may mga ingredients? Na mga ginisasaluya, bawang, sibuya, sino'y nakakain ng ganun? Di ba masarap? Lalo na kung may sili, di ba? Sarap. May tao pa ba rito? Alam mo ba ang mga dinadaanan nating pagsubok ng buhay? Alam mo ba mga ingredients lang yan? Alam mo ba nagpapasarap lang sa atin yan? Yes. Amen? Alam mo ba yung apoy na dinadaanan ng ginto ay hindi ito nakakasama sa kanya? Alam mo ba ito'y nakakatulong sa kanya para patunayan niya na siya ay puro at dalisay? Hello! Kaya yung mga pagsubok ng buhay na ating dinadaanan in the book of next verse, nasaan natin? Anong sabi ganun? Yan, James 1:2 hanggang 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Pakisabi, trials of many kinds. Consider it pure joy. Ituring ninyo na kagalakan na kung kayo dumaraan ng iba't ibang pagsubok ng buhay. Bakit? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Alam mo ba na ang mga pagsubok ng buhay ay tumutulong sa atin para tayo madalisay? Kapag wala kang pera at hindi ka na umaatin, pain ka. Pero wala kang pera at umaatin ka pa rin, genuine ka. Pag wala kang kasintahan, hindi ka na umaatin, fake ka. Kahit na wala kang asawa at wala kang anak, umaatin ka pa rin, genuine ka. Hello? Wala kang pagsubok, umaatin ka. Bumigat ng pagsubok sa buhay mo, umaatin ka pa rin. Naglilingkod ka pa rin. It means genuine ka. Amen. May tao pa ho ba rito? Nakakita ka na ba ng puno? Ang puno na biglang hinangin, tapos yung mga dahon naglaglakan, yung mga dahon na iyon, mga tuyot na iyon. Tama? Pero yung mga hindi pa tuyot, hindi lalaglag yun. Sapagkat sariwa yun. Ang mga bumabagsak sa pananampalataya, mga tuyot, may tao pa ho ba rito? Pero yung mga laging sariwa kay Lord, hindi yan bumabagsak sa pananampalataya. Mga genuine yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo ba na ang mga pagsubok ng buhay ay nakakatulong sa atin para tayo mag-mature? Nakikinig po ba tayo?
Sabi raw nung nurse o teacher ni Diyos, ay taba, sabi sa kanya. Nung hinawakan yung ganito niya, ay hindi pala taba, muscle pala. Kasi si Diyos nagpa-barbell yan. Nagpa-barbell yan. For your information. May barbell yan. Kaya sabi sa kanya nung teacher niya yata o nurse sa school nila, ay taba, sabi sa kanya. Nung pinisil yung ganito niya, ay hindi pala muscle. Kasi si Diyos nagpa-barbell yan. For your information. Bisa ka dala pa niya yung barbell niya, tatingin niya yung mga kapatira. Dala niya yung barbell na malinggit na ginaganon. Talagang ano, solid metal talaga. Tapos dinadagdagan niya yun. Bisa pag-aang dadagdagan niya yun, pinapabigat niya. Kahit na nakahiga na yan, nagpa-barbell niya, nasa-tabi ng kama niya. Nakikinig po ba tayo? Yung binubuhan niyang barbell, nagpapalaki ng muscle niya. Bitap na hindi nandiyan. Ito ang pahubar nito. Yung mga problema at pagsubok laban ng buhay na pinapasan mo, nagpapalakas yan ng pananampalataya mo. Lalaki siya. Pag-uwi niya ng bahay, binuhat niya yung asawa niya. Pero applicable dito sa mga babae, pero kadalasan lalaki ang nagbubuhat sa babae. Sabi nung asawa niya, unbeliever, born again, did your pastor teach you to be romantic? Sabi niya, no. My pastor teach me to carry my cross. Tinuruan ka ba ng pastor mo na maging romantiko? Hindi. Tinuruan ako ng pastor ko na pasanin ko ang aking cross. Buhatin ko ang aking cross. May tao pa ba rito? So, who are your crosses? Sino-sino ba ang mga cross mo na hanggang ngayon hindi pa ligtas? Kung kailan mo nililigtas, lalo nagpapakalayo-layo sa Diyos. Kung kailan mo nilalapit sa Lord, lalo tumatakbo, nagpapalagyo sa Ginoo. Who are your crosses? Ito pa ho ba rito? Minsan, meron tayong mga ministry, may tawag, may mga calling tayo. Binibitawan natin. Ayoko nang ipag-drive ang church. Ayoko nang magligpit ng mga gawain, ng mga instruments. Ayoko nang magligpit ng mga chairs. Ayoko nang umamit, ayoko nang tumutok, ayoko nang sumayo, ayoko nang magbigay. Mabigat na yung pasanin ko sa balikat ko. May tao pa ho ba rito? Huwag ho natin bibitawan yan. Amen? Sapagkat yan ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Alam mo, si Billy Graham, meron siyang assistant pastor, at ang assistant pastor niya, hindi niya kaisa. Sabi sa kanya, bakit hindi mo pa i-dispatch yung assistant pastor mo? Eh kasi, natututo ako ng pasensya sa kanya. Hello? Ito ko pa po ba rito? Natututo kasi ako ng pasensya sa kanya. Hello? Minsan may mga tao na nasa paligid natin ayaw alisin ng Diyos. Minsan may mga problema, may mga pagsubok laban ng buhay sa buhay natin ayaw alisin ng Diyos. Pansamantala, alam mo kung bakit? Kasi pinapatibay ka pa niya. Hello? Hindi lamang interesado ang Diyos na ikaw ay mapagpala, na ikaw ay tumibay sa iyong pananampalataya. Minsan maraming, tawagan sana ako ni Pastor. Puntahan sana ako ni Pastor. Bisitahin sana ako ni Pastor. Yakapin sana ako ni Pastor. Abayan sana ako ni Pastor. Pero ang hindi niya alam, siya ay pastor din. Hello? Na hinihintay siya ng mga tupa niya. Ito ang pagbubar dito. Hello? Ang akala niya, ako lang ang pastor dito. Hindi niya alam, siya rin ay pastor dito sa Kingdom of Jesus Fellowship. Hello? Hello? Ito ako ba rito? Hindi lang po ako nag-iisang pastor dito. Dahil kung nag-iisang pastor dito, ako'y nag-iisang pastor lamang dito. Lahat kayo kakabayan ko, 1,000,000 kayo. Put-put na ang kamay ko. Lahat kayo ay pupuntahan ko, 2,000,000 kayo. Put-put na ang sapatos ko. Lahat kayo ay
ko. Upos ang loob ko. Nakikinig pa po ba kayo? Lahat kayo yayakapin ko! Kailangan ko magpabango na magpabango na gusto. Upos ang pabango ko. Nakikinig pa po ba tayo? Tanungin mo muna ang katabi mo. Okay ka mo sasabihin ni Pastor? Tanungin mo muna siya. Kasi kung hindi okay, hindi ko itutuloy niya. Tanungin mo muna. Tanungin mo. O, anong sagot? Okay ba? Ituloy ko ba? Tuloy ko. Alam niyo ba na maraming nangangailangan? Nakikinig pa ho ba tayo? At alam mo ba yung mga nangangailangan ito ay hindi lang ako dapat tumugon sa kanila? Dapat ikaw rin na matagal na sa Kingdom of Jesus Fellowship. Kailan ka na nabunagin? Baka mas matanda ka pa sa akin na nabunagin. Sabi nga ni Ate Rebecca, ang tagal ko na sa Panginoon. Ang daming panahon sa buhay ko at nasa iyan. Pero ngayon kinakausap na ako ng Diyos. Ibigay ko na ng totohanan ang buhay ko sa Panginoon. Amen? May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo rito? Hello? Ang pagsubok ng buhay ay nagpapalakas sa atin para tayo ay mag-grow at mag-mature in Christ. Makinig kayong maigi sa akin, huwag kayong magagalit. Kapag dumating ang problema at pagsubok laman ng buhay at hindi ka pa nag-mature, mas matinding pagsubok ng buhay ang darating sa iyo para mag-mature ka na. Para lagyan mo na ang tawag mo. Nakikinig ko po ba tayo? Tingin po kayong lahat sa atin na born again ako. At patapos akong ma-born again, ito ka agad ang ginawa ko. Nobody approached me, but I approached them. Sabi ko sa kanila, pwede bang bigyan niyo ako ng kanta ng mga sa Panginoon? Pag-aaralan ko yung chords. Kasi nakikita ko kulang ng gitarista. Gusto kong makatulong. Binigyan ako ng mga kanta ng sa Panginoon. Kasi ang mga tinutugtog ko noon, mga Heber Bartolome, Van Nuhay, Juan de la Cruz Band, mga Beatles, mga Rolling Stones, mga folk singers, rock singers, na mga kanta nila. Nakikinig pa po ba tayo? Naunawa po ba ninyo ako? Ngayon, yung buhay ko, in-offer ko. Amen? In-offer ko buhay ko. Dumating ang time, nakikita ko walang nagpa-follow up. Amen? Nag-volunteer ako. Pastor, magpa-follow up po ako. Walang nag-i-evangelize. Pastor, mag-i-evangelize po ako. Pastor, mag-pray po ako ng may sakit. Pastor, nahawak po ako ng gawain. Hello? May tao pa ho ba rito? Ano ang nangyari sa akin, mga minamahal, mga iniibig? Pataas na pataas ang paglilingkod ko sa Diyos. Tama? Tama? Pero kung kayo magagalit sa akin, sino po rin yung matatagal na sa Panginoon at na-born naging kayo bago pa ako na-born naging? Ano? Ito ang paho ba rito? Why don't you evaluate and examine yourself? Alam mo ba na hindi lang ako ang pastor sa body of Christ? At alam mo ba hindi lang ako ang pastor sa Kingdom of Jesus Fellowship? Alam mo ba ikaw ay pastor at pastora rin? Amen? Amen? Tingin kayo sa akin. Alam mo ba kung paano naghihintay ka ng yahap ko? Alam mo ba maraming tuma ang naghihintay ng yahap mo? At alam mo ba kung paano naghihintay ka na ipanap kita? Alam mo ba maraming tuma ang naghihintay na ipanap mo dahil pastor at pastora? Alam mo ba yun? Hello? At alam mo ba kung paano naghihintay na tawagan kita, i-text kita, ay marami rin tubang naghihintay ng text at tawag ko, alam mo ba yun? Hello? May tao pa ho ba rito? Tanungin mo ulit katabi mo, itutuloy pa ba? Bukas ka pa ba rito? Anong sagot?
Anong sagot? Tuloy daw? O hindi na? Anong sabi ko kay Ate Merce? Ate Merce! Noong unang panahon, lagi mo lang sinasabi sa akin, kayo po ang hinahanap ng tao, puntahan ninyo, turuan ninyo, ipag-pray ninyo, follow up ninyo. Ano sabi ko sa kanya? Papatayin mo ba ako? Ay, tao pa ho ba rito? O ngayon, alam na ni Ate Merce, hindi lang pala ako ang pastor dito, siya rin pala'y pastora. Amen! Nakikinig pa ho mo tayo? Yes, truly I am a pastor. That you need my care, you need my love, you need my hug, you need my visitation, and you need my text, you need my call. But don't you know that you are also a pastor and a pastora, and many are waiting for your call, for your hug, for your embrace, for your visitation, and for your follow-up. Amen? Anong sabi ng Panginoon kay Gerald? Gerald, pastoran mo ang mga kapatid mo. Pag hindi mo pinastoran, mamamatay ka na. Oh, isipin mo yun? Oh. It means hindi lang ako ang pastor dito. Pastor ka rin dito. Amen? Pastora ka rin dito. Kasi matagal ka na sa Panginoon. Nakikinig po ba tayo rito? Matagal ka na sa Panginoon eh. Ang magagawa mo dahil sa tagal mo na sa Panginoon, tulungan mo ako. Ito ang tingin sa akin kung ganang tumingin ko ni kanino. Wala akong pinapatamaan. Hello? Ang magagawa mo, tulungan mo ako. Amen? Sa mga nakakailangan at mga magagalit sa akin, pag hindi mo pa ako tutulungan, mas matindi pang pagsubok ang darating sa inyo. Hello? Nakikinig po ba tayo? Hello? Bukas po ba kayo rito sa sinasabi ko? Hindi po lahat ng lugar ay mapupuntahan mo. Pagkatapos ng service natin, hindi ko kayo lahat makakamayan. Tama. Tama muli. Yung hindi ko makakamayan, kamayan ko. Kamayan mo. Extend your hand. At kung tinanong niya, bakit mo kinakamayan? Mas matanda pa nga ako sa identity pastor eh. At mas nauna pa ako na born again sa likod ng Diyos. And this is my responsibility. Kailan? May tao pa ho ba rito? Kailan? Tao pa ho ba? Trials and testing won't lose our inexpressible and glorious joy because the Lord will never leave us nor forsake us. And secondly, in times of trials, the Lord will help us. And trials will help us to be matured in Christ. Nakikinig po ba tayo rito? Alam po ba ninyo, kayo pong matatagal na dito ay matagal na kayong kinakausap ng Diyos. Kita mo si Tonet. Si Tonet may asawa, may anak, may trabaho, may business. Pero patuloy na kinakausap ng Diyos. Yung mga kasama mo sa Burlington, pati yung mayari, huwag mong mababayaan. Tama to net o hindi? Ito mo nga ng mikropono. Tama ba yung pangungusap na yun sa'yo, Sister Tonet? Walang mic. May asawa ka? May anak ka? Walang sang. Galingan mo, Pastor. Isin lang, kinanay ko rin tayo natabihan. Pastor, ano ka? May asawa ka? Meron may ka. Anak ka? Meron. May trabaho ka? May business ka? Pero kinakausapan ng Lord, upapabayaan niya may ari ng party na pati buong party na tama o mali? Tama po. Ano pa ang sinabi sa iyo ng Diyos? Yung Makati, upapabayaan? Opo. At tumana? Opo. Kay
tingin, pansul. Oh. Ano po yung ang sa Lord? Mahal ko ang pamilya ko, anak ko, pero mas mahal ko ang Diyos kasi nagawa ko pong iwan ang asawa ko at anak ko sa buong isang linggo. Linggo lang ako nakaka-uwi sa bahay namin. So, para lang po sa Panginoon. Amen. Kasi kinakausap ka ng Lord. Amen? Amen. Ito ang pahoo pa rito. Alam niyo ho ba? I'm talking sa mga matatagal na at matatanda na. Hindi sa edad ha. Sa Panginoon. You know you're just wasting your time eh. Many unbelievers are waiting for you. Many backsliders are waiting for you. Marami pang mga bago sa KOJM are waiting for you. Hello? At pinang matagal na sa KOJM, dapat ikaw ay katuwang ko. Tama po ba? Kaya anong pamumusap kay Ate Rebecca? Ang haba na ng panahon, nasasayang na. Lagi na lang bakit ang bibisitahin sa bahay ninyo? Ano ang sabi sa kanya? Iwanan mo ang bahay mo. Samahan mo si Ate Merce. Humayo kayo ng humayo ng humayo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, may kumisilap sa kanya. Pshuk! Ang ibig sabihin sa kanya, arise, shine, for the light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Sa tagal mo na sa Panginoon, saan ka man ipapadala ng Diyos? Papastulan mo sila. Ano sabi niya ni Sister Evelyn? Ni Pastora Evelyn, backslider ako. Pero sa kabila ng pagiging backslider ko, hindi ako makatakas. Takbuhan nila ako para ipag-pray sila. Puntahan ng ospital, patanggapin kasi mamamatay na. Bakit? Kasi tatakbo na yan eh. Tatakbo na yan! Nakikinig pa ba tayo? Kung ano yung ginagawa mo ito, siya mo rin gagawin doon. You will preach God's words. You will impart God's word. You will evangelize. You will pray this for the you will visit and pray for the sick and the needy. Nakikinig pa ba tayo? And the Lord is waiting for us. Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? May tao pa ho ba rito? Naunawaan ninyo ako? Marami ka mga kabataan na hindi ka matalilihis ng landas. Sinang pupunta sa kanila? Si Titil! Si Sarah! Alam mo, alam nga naman, magpaparami na lang tayo na magpaparami ng anak. Magpapalaki na lang tayo na magpapalaki sa mga magagandang tao. Nakikinig po tayo dito. Amen? Eh ka ba pala? Si Jemima, magpapalo up. Si Janine. Alam mo, si Janine, katabi ko siya nung swimming eh. Hindi niya inaalis yung tingin niya sa akin. Hindi ko inaalis yung tingin ko sa kanya. Sabi ko, how beautiful, speed 16. Sabi ko, Jenny, anong sabi sa inyo ni Lord? Bumalik na po ako sa kanya. Yes, that's true. Minsan sa isang pangangaral, talaga dito, matindi talaga, preaching, grabe. Sabi niya, magbihira. Ako pinapatamaan. Mag-CCR lang ako. Nag-CR siya. Pag-CR niya, sabi niya, hindi na ako babalik. Hindi na siya bumalik. Pag-uwi niya ng bahay, kinausap siya ng Lord. Pati ka bumalik. Baka po pinapatamaan, Lord eh. Tinatamaan ka ba? Opo. Ito to naman eh. Ako ba po ka rito? Until I am
losing your love. Till I am found in your presence, worshiping before your throne. Subasok na.
sapagkat tunay kang anak ng Diyos. At ang priority sa buhay mo ang hindi ang pag-aaral, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, kundi ang priority mo sa Diyos ay ang Diyos mismo.